Good morning again, guys, mga mami. Today is January 21, 2019. So, 1 week na since the last time na nag-film ako. So, pasensya na. Now lang ako nakabalik ulit. Kasi medyo busy. Busy sa work and medyo parang last week. So, now, nakapag-pump na ako. Medyo napaagi yung punto ko dito. 10:30, balik 10 a.m. andito na ako. Kasi nga, medyo hindi na talaga comfortable yung nararamdaman ko kasi nga si baby kagabi hindi masyadong nag-dede sa akin. So, hindi nabawasan yung gatas. So, medyo madami kanina. Medyo napaaga yung pagpapump natin. And now, so happy naman ako. Again, for 4 ounce ulit tayo. Since parang same last week. 4 ounce din tayo last week kasi. So, that's last week Monday. So, this week, Monday, January 21, 2019, parang nakapag-pump na ako, ita-transfer na natin siya sa container now. Kasi since last week, wala tayong milk pouch. So, sabi ng Human Bank, wala na daw, wala pa silang stock na dumadating. So, ang gagamitin natin ulit is yung container. Okay, so, dalawang container na kasi hindi kasha. 2 ounce lang yung kasha dito. So, since naka 4 ounce tayo, dalawang gagamitin natin. Nakapag-pump na ako kanina. So, today, yun nga ulitin ko is January 21, 2019. Last drop ko is 10:40 a.m. So, ita-transfer na natin siya. Now, so, ganun ulit. Same thing. Ipat lang natin siya. Tapos, yung isa, ito kasi 2 ounce lang talaga. Exact 2 ounce yung malalaman niya kasi nga slim to compared dun sa isa. Mas maliit tong container na to. So, 2 ounce lang siya. Medyo more than 4 ounce kasi yun. So, mas madami yung lalagay natin dito. So, mas mataba kasi to. Mas madami. 2 point something yung mga malalaman niya. So, ayan. So, saktong-sakto. Yung 4.21 ounce natin, sakto-sakto lang siya dito. So, ayun. Bali, 2 container yung napuno natin. Happy naman ako, di ba? At least nag-increase na yung napapump natin before kasi 3 ohms lang every morning tapos additional 2 ohms pag afternoon. So ngayon, at least nakaka 4 ohms na tayo. So happy naman ako, mabibigyan natin yung mga babies natin ng medyo mas padaming supplies. Since parang nung weekend kasi naggulay ako, pinakain ako ng mother-in-law ko ng malunggay, so may sabaw, so Saturday lunch at Saturday dinner. So, siguro sabi na nila, malunggay na nakatulong sa pagpapadami ng milk. So, yun, nakatulong siguro. And dumami, madami na yung supply namin ngayon. So, happy ako. At least, madami yung mabibigyan natin sa mga babies natin. And then, isi-share ko din onte yung nangyari nung weekend kasi nga may nangyari kay baby. Ayun nga guys, ang share ko sa inyo is yung nangyari kay baby noong weekend. Bali, pag-uwi kasi namin, noong Friday night, medyo parang matamlay na siya. Nung pagdalga ko sa kanya, mabigat na siya. So parang alam mo yun, lantang-lanta siya. So hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Noong pagka kinikiss ko siya, naano ko yung dun sa nose niya, yung hininga niya, mainit. Sabi ko sa asawa ko, medyo parang mainit ata si baby. Pero yun nga, hindi ko nakuha agad kasi yung temperature niya hanggang midnight, nagising kami kasi umiyak si baby. And then, kinuha ko yung temperature niya, 38.2 siya, so talagang grabe, parang nag-aalala ko kasi first time na nagkasakit si baby. First time siyang nagkaroon ng sinat. Simula nung pinanak kasi siya, tsaka yung mga previous vaccine niya, nakadalawang vaccine na kasi siya, hindi pa siya nilalagnat. So, hindi ko alam, actually hindi namin alam kung bakit talaga nagkaganon si baby. So, ang ginawa ko, by 12 midnight, nagtempra na agad si baby. Since prescribed sa kanya ni Doc ng pedyo niya after ng vaccine niya, since second vaccine na niya, 0.6 ml na yung itinate niyang tempra. So, ang ginawa ko, nag 0.6 ml kami yung tempra noong 12 midnight. So, that's magsa-Saturday na para maging okay na siya. And then, after 4 hours, kasi yung sabi din ng doktor, pag may fever siya, ang sinasabi kasi ng pedyo niya is
37.6 above, yun lang yung kinukonsider niyang fever. Pagka 37.6 below, talagang okay lang yun, normal lang, kahit parang mainit si baby, normal lang yun. So, since 38.2 na siya, ang sabi nga ni Peja, ng Peja doctor niya is, every 4 hours, kailangan mag-tempra si baby. So, 12 midnight, and then, mag-1 na yon, nag-take siya ng tempra. And then, yung next na take niya is 5 a.m. na. But, 5 in the morning, yung temperature niya okay naman na. Nasa 37.6, ganun na lang siya. Pero medyo parang mainit pa siya, nararamdaman ko eh. Pero yung temperature nga niya, wala na siya sa fever. So, pinag-take ko pa rin siya. So, nag-take pa rin siya ng 0.6 ml na tempra. And then, afternoon, by morning, every hour, minomonitor ko na yung temperature niya, which is naging okay naman na siya. Thanks God, okay na si baby. Hindi na siya nilagnat. And hanggang kaninang umaga, minomonitor ko yung temperature niya every hour or every 2 hours minsan. Maximum is every 2 hours. So, between 36.5, ganun na siya. Ang pinakamataas na lang niya is 36.6. So, at least okay na siya. That 2 days, Saturday and Sunday, hindi ko pinaliguan si baby talaga. As in yung bath, sponge bath lang talaga siya. Tapos, yun lang, ginawa namin. Medyo nag-aalala pa rin ako. Eh, ang next consultation ni baby, ang next check-up niya is in February 9, that Saturday. Yun yung magiging third vaccine na niya. So, ang plano ko kasi, kung hindi pa bumaba yung lagnat ni baby or kung babalik pa yung lagnat niya, this Monday sana, i-consult ko siya, pupunta ko siya sa pedya niya. So, since naging okay naman na siya, thanks God, okay na yung baby ko. Hopefully, sana yung mga babies din na may sakit, maging okay na kayo. So, ayun, naging okay na siya. And, yung mga babies sa Nico, sana maging okay na sila. So, yun guys, medyo yun lang yung nangyari nung weekend. So, hopefully, mamayang hapon, makakapag-pump ulit tayo para sa baby ulit, i-add natin yung sinibili natin. Okay, so yun lang guys. Next time, i-update ko ulit kayo kung ano yung nangyari kay baby, kung ano yung nagiging journey ko dito sa pagpapump natin ng milk. And mag-share ako about nga dun sa mga na-encounter ng problem and issues ng baby. So yun lang. Hopefully, this week, makakapag-film ako every day. Hindi katulad last week. Sorry, gamisin talaga ako nakapag-film. Super busy lang. So, yun. See you again soon. Hopefully, this afternoon, makapag-pump tayo, ma-update ko.